guys. I am excited kasi kakain tayo. And yung food natin is the healthy food, guys. One of my favorite food yung alam na kung ano kung ano ba ako sa probinsya. This food really reminds me na province life. So, nakita nyo na guys, bago ako mag-intro or pagkatapos ng intro, nakita nyo na kung ano yung food ang kakainin natin. Meron tayong fruits, vegetables, and then meron akong tuyo, and loob na maalat. And ito ang isa, guys. Ito ang sausawan ko to. Kamatis, sibuyas, tapos lalagyan natin ng pagkuong. Na ako din ang nag-isa. And then meron ako dito, ang tawag dito, sushi noodle. Seaweed, guys, kasi masarap siya. And then, of course, hindi mo mawala yung ating rice, pero ano lang, maliit na bowl lang. Tapos, meron ko dito, ito, guys, sausawan ko para sa kanila, pero sa amin, ano siya, ulam na siya. Hindi na kailangan ng itong isda or tuyo para ulam siya. Sa amin, kahit wala siyang kapares, ulam na siya. Siya lang, yun. Yung sausawan natin ng okra at saka ng steam na talbos ng kamote. Ayan, papakita ko na lang sa inyo kasi excited ako. Tapos, pin-repair ko pa itong bilaon na to. So, ayan. I hope na nagdidinig ako. And I hope na ano, hindi masyadong maingay. Kung meron mo kayong narinig na konting ingay, guys, it's because I have my lifesaver, pero hindi siya masyadong maingay kasi maliit na siyang fan para lang masave ako sa init saka sa ingay na electric fan na malaki. And disclaimer natin, guys, bago tayo magsimula, hindi lang ako maririnig niyo dyan, pati yung background ko maririnig niyo dahil that's the reality. Meron tayong kapitahay, hindi tayo mag-isa sa mundo. So, ayan, before we start, gawa muna ako ng aking sausawan. Ay, anyway guys, ito nga pala. Ito, sibuyas. Ayan, sibuyas na puti. Yung malaki na ginisa lang. Tapos lalagyan lang ng seasoning. Sarap. Pagod siya sa seaweed. Tapos lalagyan mo ng kanin. Tapos we have yung pitong talaw. Ayan, ginisang bagoong. Lalagay natin. Kamatis to, sibuyas, with suka. Sausawan, sarap. Ayan. Ayun, nag-aramdam ito. Pag-uun. Ayan. Tapos, haluin ko lang din ang aking labanos. Itong labanos, guys, meron siyang mangga. Nilagyan ko siya ng Indian mango na medyo mahihilog na para may contrast ng asim, alat, saka tamis ng mango. Ayan, haharoon ko na siya. Parang ako nag-haharoon ng halo-halo. Alam niyo ba, guys? Nakaka-guilty. Healthy, pero nakaka-healthy kumain ng ganito kasi sino ba naman hindi makakarami ng kanin pagka ganito yung ulam. Ako gusto ko ito, yung ganitong ulam, guys. Parang ano, simple and reminds you of what's the provincia, ganun. Magkakamay ako and magcha-chopsticks. Nalaman na ako ano yung gagamitin ko, ganun. So, before anything else, kasi ko na yung buhok ko kaya wala sa gabal. It's ready to eat na ba? And meron ako dito, guys, maliliit na dinis. Perito. Sausawan niya, supa na may kamatis lang sana at sibuyas. Kaso may bagoong, so isang na lang para hindi na dumami pa yung ano ko dito. And tubig, and I have watermelon. Tignan mo tayo tubig. Ayan.
And so, unahin ang talong. Kakamay na lang. Next is my favorite okra. Pag ganito na kalalaki yung seeds, natanggal ko siya. Pero pag hindi naman ganito kalalaki, pinakain ko na. Tanggalin na natin. Ayaw na ayaw nila nito kasi naglalaway. Ako naman gusto pagka ganyan siya kalagkit. Sosaw natin ulit. Yun yung problema, madalas akong magsasamig sa suka. Pero masarap. Okay. Alam niyo bagay sa amin, hindi mo makakain ng ganito ng itlog na maalat. Sobrang alat niya. Alam niyo ba guys, yung mga bata pa kami, lumaki kami sa lola namin. At ang likod ng bahay ng lola namin, bakanting lote yun, na maraming tanim. Ang tanim doon is yung talbos ng kamote, kangkong, kamyas,
gabi. Ano pa ba? Marami pa guys na mga tanim doon na wait lang guys, marami mo na tumakas. Ayun na nga guys, dahil nga maraming tanim doon sa likod, lagi kami walang ulam. Apat kami pinapag-aral ng lola namin. Tapos pinagkakaso niya lang yung pension niya sa amin at saka sa pagkain namin, kuryete, lahat-lahat. So, ang madalas wala kaming ulam. Basta meron kaming bigas, okay na sa lola yun. Bahala na kayo guys kaso sa ulam niyo. So, ang madalas na ulam namin dyan is talbos ng kamote. Hindi kami yung sinasaw-saw lang sa kamatis sa may sibuyas mabuong. Parang ganito din yung timpla niya, pero iba pa yung timpla kundi sa amin. Nakababad na siya sa suka na may kamatis, sibuyas, may luya, may bagoong, tapos may timpla pa yun. So, ang tawag namin doon, insalada. Dito naman kasi guys, yung ginagawa, sinasaw-saw lang siya. So, yun ang naging ginawa. And ito mga ganito ulam, you can remind me of my lola that already passed away last March. And ayun, sobrang simple ng buhay namin pero hindi kami natutong magreklamo. Actually, asaya ng buhay namin kahit na ganun lang kasimple yun guys, dahil natuto kami kung paano magtipid, natuto kami kung paano tumiskarte para makakain at makapag-aral. And sa tuyo guys, alam nyo, kahit yung ulo na lang yun guys, hindi yung itatapon ng lola ko. Dahil yung rest nga namin napakaliit lang, pero alam nyo, yung halos mga ulo ng paksiw, na isda, ulo ng tuyo, kasi hindi yung itatapon nun dahil in case wala kaming maulam, or wala siya maulam, di bali na kaming, meron kaming makakain sa kanya yung ulo na lang natira. Okay na sa kanya yun, ganun siya ka selfless. Ganun siya ka selfless pagkadating sa amin para lang makapag-aral ko. Then, tinutulungan niya si Papa. Anin kasi kami kakabatid guys. And nung that time na yun, hirap yung buhay namin. Kaya pinakanya kami dun sa mga magulang namin. Yung mga magulang naman namin guys, makatira sila malapit sa dagat. So, every time, maraming huli doon. Tapos nakakabili sila ng mga murang isda. Pinapadala nila doon sa amin. Kaya nakakawa kami ng stocks. So, yung ulam namin madalas, gulay at isda. Minsan lang yung ano, minsan yung manok, minsan yung baboy. And sa manok and baboy naman guys, meron kaming tito, wala siyang asawa. Hindi siya madalas doon, nagtatrabaho siya sa malayo. Pero once umuwi yun guys, one day millionaire yun kasi lahat ng pera na yun. Nagubos niya sa pagkain at gusto niya nabubusog kami. Gusto niya yung nagdadala siya ng maraming pagkain. Tapos gusto niya yung nakikita kami masaya at tuwang-tuwa doon sa dala niyang pagkain. Nagdadala siya ng aris dalawang malaking soup ng tinapay na gusto niya sa isang araw na nadala niya yung ubusin niyo yun. Dahil pag hindi niyo yung inubos, magtatampo siya. So ginagawa nang tinatago namin para meron pa kami kinabukasan, meron pa kami sa susunod na araw. Tapos siya, pag wala na siya pera, alis na siya. At ako yung pinaka-favorite no, naaalala ko dati pagka nakikita niya ako maghugas ng pinggan, na sabihin niya sa akin, kawawa ka naman dahi, nalila ka naman ang kapatid mo, parang may utusan. Punta sa ano, sa kubo ko, hindi kita. So, pinagawa ko guys, nililinis ako yung mga kuko niya. Lalaki kasi siya kaya, wala siyang asawa, walang nag-aasikaso sa kanya. Kaya, minsan, hindi niya nakaasikaso yung mga kuko niya. And ako, magaling naman ako sa paglilinis ng ganun. Natuto ako sa tita ko at sa pinsan ko na magaling maglinis ng kuko. So, nililinisan ko yung mga kuko niya. Binibigyan niya ako ng pera. So, nagkakaroon ako ng extra money to buy my personal, ano, na pangangailangan. Din nung high school ako guys, ako lagyan kong bilang pulbo, ng kulong ko, ng napkin ko. O diba, at least, natututo kang dumiskarte.
And never kami guys, never kami nagkaroon ng parang sama ng loob. Na baka ganito yung buhay namin, ba't yung binigay niya sa lola namin, wala. And thankful kami sa magulang namin at sa lola namin. Dahil pinag-aral kami nila. Tutulong-tulong sila para makapag-aral kami. Dapat pala nag-prepare ako ng mga questions na para may masabi ako dito. Kaso yun ang maingay din yung aso. Dami nito, guys. Kaya hindi ko na siya kayang ubusin. Pero hindi naman sasayang hanggang bukas pa yan. Yung pinakamahirap yung dilaw. Nung ito lumalat dito, para lang siyang Fenoy na mas malinam na. Dami ko pang kain. May pangtian kong din kasi pa marami akong nakain. Ganun ako guys. Kaya siguro hindi ako pwede sa mukbang kasi madalas takaw makakaw. Kung marami akong nakakita sa pinag ko pero madalas hindi ko rin nahuhubos. More on tingin-tingin ako. Pero pag tingin sa handaan guys, sinukuha ko talaga yung marami akong kinuha. Halos lahat gusto ko check man. Pero paunti-unti lang, yung konting-konti lang. Kung marami matikman ko na ito, ito nga malamit eh. Kaya hanggang bukas na ba? Halos ako, kami lang ni nanay at tatay yung may tumuloy dito. Kaya gusto nila kami eh. Ako halos gusto ko lagi eh. Gulay at isda. Ito din ako sa lay. Ubusin ko lang yung buri kasi sayang.
Okay, wala mo to. Watermelon. Busog na ako, guys. So, ayun na, guys. Tapos na ako sa aking mukbang. Sorry kung gano'n yung mga mukbang ko, hindi ko na masyado na uubos. Kasi, hindi naman kailangan busin mo eh. Basta, kumakain ka. Eh, hindi mo naman sinasayang yung food. Hindi siya masasayang kasi hindi ko siya itatapon kasi kakain ko naman siya bukas. Pwede siya makain bukas. So, ayun. Gusto ko lang mga ganitong video, guys, kasi hindi siya mahirap i-edit. And, syempre, nakakamiss din naman kumain ng mga ganyan that will remind you of provincial life, diba? So, yun. I hope, guys, na nagustuhan nyo rin itong video na to. And sana nag-enjoy kayo. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please click on the red button below and the bell so you'll get notified once I upload a new video. So, busog talaga ako, guys. So, yun, guys. See you again on my next video. Bye-bye!